again and again. Nandito yung mga kasama namin. Fraud team. Yes, wala kami idea kung sino yun. Magbibigay sila ng name ng isang tao, tapos sasabihin namin yung thoughts namin dun about sa tao. Yes. Attorney Agatha Agay, Senator Joel Villanueva, President Rodrigo Roa Duterte. Okay, for our next product, San Manuel Tarlac, Mayor Doña Tesoro, Tony Powder. Hello! Welcome sa part 2 ng aming food trip sa aming bayan ng Diginto. Siyempre, kasama ko pa rin ng aking napakagandang kaibigan. Yes, no other than, yes, a change outfit lang kami, Miss Nyca Bernardo. Hi, again and again. Yeah, napanood nyo naman ako dun sa first part and excited na ulit kaming i-introduce to sa inyo. So, ano nga ba ang first putahe natin? So, ngayon, ito, yung mga nasa harap namin ng mga food na to, isa din to sa mga sikat na product made from Diginto. And then, syempre, lalagyan natin ng konting twist. Nandito yung mga kasama namin. Fraud team. Yes, ang fraud team namin. Magbibigay sila ng, actually, wala kami idea kung sino tong mga babanggitin nilang tao. Medyo kinakabahan ako kasi meron akong ano eh. May feeling ako na may isasali sila. Yun, magbibigay sila ng name ng isang tao. Tapos, sasabihin namin yung thoughts namin about sa tao. Yes. So, let's start. So, meron kaming 5 na ano dito, 5 na products, and syempre, magbabato sila sa amin ng 5 names din na sasagutin namin yung mga thoughts namin about doon sa tao na yun. Okay. So, umpisahan natin kay Pat's Palabok. Ito, isa to sa mga paborito merienda ng mga gigintenyo, itong Pat's Palabok. Oo. Diba? Ano yun, dakilang puntahan niya ng mga after, ano, kumbaga after ng school. Uy, yes. Kain tayo sa Pat's. Tapos, yung mga, kumbaga, pag galing sa work, uy, ano, mag-aayaan yung mga kumbaga magkakatrabaho, dun tayo kumain kasi nga masarap. Tsaka pag may mga okasyon din, madalas sila nagpapa-order ng palabok from Pat's. Ay, oo, yun. Yes. Number one yun yung palabok nila. Lagi-lagi, pag karamihan sa mga handaan, lagi may palabok galing from Pat's. So, dito siya kilala. Meron din siyang mga sikat or masasarap na pagkain. May mga ulam din siya, right? So, isa dun sa mga sikat niya is yung kanyang puto at dinuguan. So, saan ba yun? Ito siya. So, titikman natin yan. But first, magtanong muna or tikim muna? Habang ano, tumitikim, nag-aas ako ng question. Go. So, share na lang kami kasi ano, vaccinated naman kami pareho. And nagpa antigen test kami before namin ishot to. Yes, so safe tayo dito. Sino ang unang yung gustong gisahin? Nako. Ayan. Okay, go. Attorney Agatha Agay. Si Attorney Agay, ito sobrang love ko tong person na to. Kasi nung nakasama ko siya, actually si Attorney Agay ay magiging kapartido ko siya for this coming election. So ngayon, syempre, di ba, parang nakasama na namin siyang umikot-ikot, ganyan. Tapos, what I really love about her, yung mga projects na naiisip niya para sa pakanan ng bawat Diginteño, sobrang gusto ko. Kung mas kikilalanin mo pa siya, masasabi mo, napaka-genuine itong tao na to. Tsaka, gusto ko pa sa kanya is napaka-thoughtful niya. Alam mo yung parang kahit na simple things, ay nagpapaalala sa'yo nung bagay na yon sa kanya. Yun, parang lagi niya kaming naaalala, naiisip. Yun. Basta sobrang bait nitong tao na to. Tsaka sobrang jolly niya. Masaya siyang kasama if mas kikilalanin lang natin. Senator Joel Villanueva. And si Senator Joel, actually test daman siya dati, pero ngayon tinatawag natin siyang action man. Labas ko na nakasama si Senator Joel kasi I've been in his events, like sa mga charity events na masama kami. Ang thoughts ko about him is talagang deserved. Deserve niya na mabigyan ng opportunity when it comes to, kumbaga sa position. Pero even without the position, kasi nakita ko yung willingness niya na tumulong. And I'm into sector of education din kasi. Since I've been a student leader, so gusto natin yung mga tao na willing na itaas yung kalidad ng edukasyon. Lalo dito sa Pilipinas, kasi we all know naman that education, yun yung nagbuhulma sa kabataan, lalo sa future nila. And can give also an opportunity for them to have a good future. Sobrang idol ko to kasi talagang yung mga platforms niya, the way he handles, lalo ngayon na pandemya na mas maraming kinakaharap yung sektor ng edukasyon.
we're down sa ating unang personality. Next product natin is 5-Hour Pizza. So, yeah, sa mga so, pizza lovers dyan, na sa mga tagaginto, okay. Try nyo to. Tikman natin siya. Actually, ito si 5-Hour Pizza. Kaya daw siya naging 5-Hour kasi parang lima sila sa family na puro R nag-start yung name nila. Wow, imagine parehong R sa yung mag-asawa. Tapos in 1 year, meron na silang 4 branches. Diba? Ang bilis. Congratulations po, diba? So, ako naman ang una this time. Yeah. Julia Barreto. Hindi nga, idol ko kasi si Julia. She's really, ano, may idol when it comes to fashion, when it comes to acting. The way, ano, how strong she is. Diba, alam naman natin yung issue niya, but nakita mo kung gaano niya hinandle, kung gaano siya nanahimik, kung gaano niya tinaas pa rin yung sarili niya despite everyone na sinasabi. Kung makakilala kita in the near future, sana makausap kita about life. Kasi I know, I think, I have lots of things na matututunan ko sa'yo and I hope ma-share ko din sa'yo coming from me. So, yun lang naman. So, Miss Julia Barreto. Wait, wake up ba? Wake up ba? Nakamahal ako pag ako na. True. President Rodrigo Roa Duterte. Okay, President Duterte. I cannot say that I'm pro Duterte, but honestly, ang thought ko about sa kanya is he's doing a good job naman. Kasi, 'di ba? Alam mo, hindi ko masasabi na lahat kayo ha. Wait, so sa mga anti Duterte or pro Duterte, ito is just thought ko lang naman ha. Thoughts ko lang naman. May respect about naman. Yes. Everyone's decision. So, pero I opinion. Still respect everyone's parang thought about him. Pero ako, on my own opinion, kasi ako as a mother, diba, siguro pinaka na ano ko sa kanya is yung napababa niya yung rate nung mga drug users, drug addict, diba? Kasi ako, parang as a mother, natakot ako. Hindi naman natin masasabi, diba? Paano kung mga sa susunod is, alam ko naman ang mag-drug sa ganyan na bagay. So, nung nakikita ko yung parang war against drug niya, tapos nakita ko sobrang dami palang users, sobrang daming mga addicts, ganun. Malungkot ako. Pero at the same time, siguro parang nasabi ko na rin is parang wake-up call na rin sa atin yun na masyado nang marami. Kawawa na yung mga anak natin, yung mga bata. So, parang happy ako kasi na lesson yon yung part na yon. Tapos, syempre, nobody's perfect naman eh. Naniniwala naman ako ginawa niya yung best niya. Hindi man siya magaling in some other ways, pero I believe may mga nagawa pa rin siya na mga magaganda, tama, para sa atin. Okay, for our next product ay Tagumpay Chicharon. So, ito, brief story lang ni mother. Si Tagumpay Chicharon actually is a wish nung kapatid niya. Kasi yung kapatid niya is from Santa Maria. So, alam naman natin, lalo kaming mga Bulakenyo, alam namin na ang product ng Santa Maria is chicharon. Wish nung kapatid niya is bago daw sana, parang nung bago mamatay is mag-business si mother ng chicharon. Which is ang dating business ni mother ay bakery. So yun, sinunod niya yung wish ng kapatid niya and ito, isa na siya sa mga bestseller or delicacies ng Gikinto. Ay oo, isa yan, promise. Kasi kadalasan sa mga pinupuntahan ko, like may magpapagent ako, talagang hinahanap nila ang chicharon. Yes, yung kuya ko, lagi niyo pong suki. Oo, na isasosaw sa suka. Yes, sasosaw namin diba? Sa suka ni ano, ni Susan. Ano? Sino next? Manila Mayor Isko Moreno. Oh my God! Crush ko siya. Oh, same. Diba? Same. Pero alam mo, sobrang hanga ako sa tao na to. Kasi sobrang anlaki naman talaga ng improvement ng Manila. And parang pagtatanungin mo yung mga taga-Manila, love na love nila yung mayor nila. Tapos, ang masasabi ko lang naman sa kanya, kung tatakbo siya for higher position, sana kung ano yung parang nagawa niyang maganda sa Manila, syempre ito buong Pilipinas na, diba? So, sana mas doble, triple, times 10, times 100, or times 1,000 pang effort. Kasi, yun nga, ito ay hindi na isang city, kundi buong Pilipinas na. Miss Universe Saturday, Isas Dalabi. Ako, hanga ako sa kanya.
Kasi 'di ba, sa aminin natin sa mga Miss Universe candidate, siya talaga yung pinakamaingay, eh. 'Di ba? Ako kumbaga as an aspiring beauty queen ako. Alam ko naman yung mga ibabato talaga, meron tasing matalagang standards when it comes to pageant. And yun ang nakakalungkot lang, it's because a lot of people, a lot of stereotypes when it comes to pageant industry na akala ko ba ang pageant is for women empowerment? It's for you to kumbaga to show who you really are. Pero bakit nagsiset tayo ng standards na to the point na napupush natin yung mga kababaihan na baguhin yung sarili na just to be on that standard that everyone wants to see. Which is hindi eh, mali eh. Kasi nasabi nila, yung kilig, yung kikisis lagi sinasabihan na, bakit parang mong pang Miss Intrams lang, parang not a beauty queen material, not a Miss Universe material. As a woman, sobrang discouraging na yung pinapangarap mong path, is dinidiscourage ka ng mga tao because they're saying that you're not into it. And sobrang sakit lang nun sa part ng isang babae na yung gusto mong mangyari sa buhay mo is, kumbaga, hinihinder ng mga tao sa paligid mo because iniisip nila na hindi ka qualified. Which is, kung matitingnan natin, Isis is very qualified. Yung ganda, yung pagiging composed, the wit, and even the personality. Meron tayong sarili-sariling ganda. And of course, bigyan natin ng chance yung isang taong pakita yung galing at ganda niya in public. It's not about the competition. It's about the girls and empowering one another. For our next product, syempre, sino ba namang kikintenyo ang hindi makakakilala kay Valdez Gucci? Ang pambansang dinadala sa mga potluck. Yes, diba? At saka, ito, siguro parang lahat ng okasyon na pinupuntahan ko, lagi sila may laging may ganyan, Valdez Gucci. Diba? At saka kadalasan sa mga pag nagsaswimming, may mga magdadala lagi ng Gucci. Yes, sigurado yan. Pagka may in-invite kang tayo din to, sigurado may dala yung Valdez Gucci. Yes, yeah. So ayan. Okay, so start na natin kainin. May mga ano to, I think it may, has cheese, yes, mango, and the ano yun? Yung kang ube. Yun. Ube, queso, mango, yeah. Mango, yan. Mr. Paolo Conti. Seryoso ba? Ano sabi ko kay Paolo? Parang ano siya ngayon, di ba? Trending ata sila ngayon eh. Well, base nun sa narinig natin na side nung ex-girlfriend niya, which is si EJ Reyes. Siyempre, hindi naman talaga tayo pabor. Lalo kung iiwan mo yung isang tao just because nagsasawa ka na or just because you're no longer happy. Kasi diba, hindi naman yun yung ano eh. Hindi lang naman doon tumatakbo ang mundo. Hindi pwedeng masaya ka lang lagi. So for me, ano, ang thoughts ko about him, siguro naging negative lang yung thought ko, pero sinasabi nga nila lagi, we don't know the real story behind that. We don't know. Kumbaga, wala tayo doon para manghimasok sa buhay ng iba. Pero kung ako as a babae, 'di ba? Message ko na lang din sa mga lalaki diyan na if you found the woman that you love, cherish them with all your heart. And wag kayo kasi so ako sa akin, for me, minus points talaga for me. Yung mga lalaking nananakit ng babae just for the sake. Yes. Kumbaga, yung mga lalaking makasarili, yes, yung sobrang minus 100%. Pag, kahit gaano pa kagwapo, kahit gaano kakatalino, pag yung attitude mo ganun, ay nako. Wala, X na X ka na talaga. 'Di ba? Karamihan sa babae ganun naman din talaga, yes, yung tingin, 'di ba? Pasig City Mayor Nyca. Oyan. Pasig City Mayor Nyca. Oh, ano sa kayo? Oh, isa pa to, crush ko din ito. Ano ba 'tong crush? Ano 'yan, di? Crush na parang mahanga ako sa kanya kasi ang galing niya. Diba, syempre nakikita naman natin yung mga ginagawa niya for ano, for Pasig, 'di ba? Ang galing. Tapos minsan natatawa ako, may nabasa ako parang meme niya one time, yung about sa vaccine. Parang sabi niya kasi, parang wag niyo nang sinesend sa akin yung mga picture nung ano niyo. Parang, alam niya ba yon? Yung may nagsisend daw sa kanya ng mga picture ng butt, mga butt pic. Kasi dun, di ba, binakunahan, ganyan. Parang sabi niya, ang dami ko nang iniintindi. Para intindihin pa yung alam niya na yung mga butt pictures niyo, parang gano'n. So tawa ko ng tawa kasi ako gusto ko siya, idol ko siya pagdating sa paglilingkod, yon. Tayo. Last but not the least. Yes, ang aming isa pa sa pinagmamalaki. Ito, abot na to talaga to nationwide. Ay, alam naman na, kilala na to. Yeah, si Lala Chocolate. Yeah. Ay, ito iba tong Lala. Kanina kumain tayo ng Papay Serio. Sila din ang may-ari nito, Lala Chocolate. Yun. Tapos, actually, alam ko, may seminar ako, I think Cebu. Yeah, Cebu yun. Meron silang Lala Chocolate doon. So, yun, share ko lang. Nakaka-proud kasi syempre, alam mo na tagagiginto ang may-ari na syempre, kababayan mo. At syempre, alam mo, napakabait nung may-ari nitong si
Lala Chocolate. Yan, hi Ate Lala. Sobrang bait nun. Tapos sobrang cool niya kasi, alam mo yung uso yung TikTok. Kasi friend ko siya sa Facebook. Follow niya kami. Oo, natutuwa ako sa kanya sa mga, ano niya, yung mga nilalabas niyang mga TikTok niya. Yun, nakakatuwa siya. Tapos sobrang down to earth nitong tao na to. Mahilig din siyang tumulong. Lalo na pagka may mga calamities, yan. Itong pandemic, yun, marami siyang mga natulungan. Sarap. San Manuel Tarlac Mayor Doña Tesoro. Sabi na eh. Alam, nakamdaman ko eh. Isa to sa mga itatanong nyo sa akin eh. At panghuli pa talaga, no? Kailangan ko masagutin. Well, siguro, not more on thoughts, but masasabi ko na lang siguro is good luck sa kanyang career and sana marami pa siyang ma-inspire na tao and marami pa siyang magawang maganda para sa kanyang bayan ng San Manuel. Okay. Next! Tony Powder. Ano ba? Wala naman akong any problem with Miss Tony Powder. Siguro thoughts. Meron din kasi, nagkaroon kami ng interaction nito before. Actually, hindi man direct interaction, pero naging connected kami sa isa't isa during, nagkaroon ng with Drafty Tool po in action. Then, she, nag-iwan siya ng message sa amin noon about that. And siguro may maraming sari-saring reactions, but I'll respect na lang her opinion regarding with that. And my thoughts about her is, despite everything naman, parang ako, nanatili siyang matatag, diba? Diba, she had been also in her controversy, actually a lot of controversy that happened in her life, and nakita ng public yun. Pero nakita niyo naman kung gaano niya pinanatili yung pagmamahal niya sa anak niya, at kung paano niya pinanatili yung pagmamahal at yung pagiging giver niya sa mga tao. So, I think I admire her for that. And I hope if at some other time, if there's an opportunity, the moment would come na magkaroon kami ng chance na makapag-usap about life, about what happened in our past, about how we overcame everything that we have been through. And siguro, yun lang din. Sana mag-meet kita soon, Miss Tony Powder, and makapag-chikahan tayo at makakuha ko ng maraming lessons sa'yo. Sweet or spicy? Spicy. Sweet. Looks or attitude? Attitude. Attitude. Love or career? Career. Career. So, sa ngayon lang. Lights on, lights off? Oh. Lights off. Sex or chocolate? Chocolates! Chocolate. Ito was the answer. Politics or entertainment? Entertainment. Entertainment. Sexiest part of your body? Collarbone. Hips. I am Nyca Bernardo and I am... Your future Miss World Philippines. I am Konsehala Lara Ventura and I am... Your nagmamahal Konsehala Lara Ventura. Hey. Palapakin kayo. So, mga loves, I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog for today. And sana soon matikman nyo din itong mga binlog namin ng mga food. Promise hindi kayo magsisisi. And promise masasarapan kayo talaga. Kasi ito talagang pinagmamalakihan ng bayan namin. Though marami pa talaga kami mga pinagmamalaki, pero ilan lang to sa mga pinagmamalaki namin. So I hope to see you soon sa mga next na vlogs ko. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Lara Ventura, at click ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. See you soon, my loves!